Ang mga aral, pagbabawal. Sino ang dumaya at namuno sa kasinungalingang nagligaw sa tao sa kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo? Bakit napakahirap unawain ang katotohanan na makapagliligtas at daan tungo sa tamang pagkakilala at pananampalataya sa Diyos? Si Satanas, ang Diablo na siyang ama ng kasinungalingan at lahat ng mga sinungaling. 1:8-44. Sapagkat siya rin naman ang Diyos ng sanlibutang ito na bumulag sa pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang wag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. 2 Corinto 4:4. Dito'y malinaw na ang mga walang pananampalataya ang siyang patuloy na naniniwala sa mga maling aral at nananatiling ligaw. Ang tao ay naging abala sa pag-ibig sa salapi at mga kalayawang na idudulot nito. Manapay ang paglilingkod sa Diyos ay nakalimutan. Binulag sila ng kasakiman at patuloy na nag-iipon ng mga kayamanan ng sanlibutan at ang tunay na kayamanan sa Diyos ay nakaligtaan. Pansinin mo ang mga panalangin nila sa Diyos. Lahat sila ay nagsisihingi ng mga bagay na material. Hindi kaya ang mainam na idulog sa Diyos ay ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom at makapisan sa mga banal sa paraiso, sa buhay na walang hanggan? Lahat ay nagsilihis. Lahat ay nawala ng katwiran. Sapagkat binulag sila ni Satanas at pinatigas ang kanilang mga puso, baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at mga kaunawa ng kanilang puso at sila'y magsigaling. 1:12-40, Isaiah 6:10. Datapot hindi madali ang magising sa katotohanan, sapagkat ang Diablo ay ganang leyong umuungal na gumagala at humahanap ng masisila niya. 1 Pedro 5:8. At kanya inaalis ang mga salita ng Diyos na inihahasik sa mga puso ng bawat nakapakinig. Marcos 4:15. Dito ay mapapansin natin kung gaanong panderaya ang ginagawa ni Satanas para ang tao ay manatiling malayo sa Diyos. Maging ang ating Panginoong Hesukristo ay tinukso din naman niya para tumalikod sa Diyos. Mateo 4:1-10. At ang pandilin lang na ginamit niya kay Jesus ay siya rin namang ginagamit niya sa bawat tao. Kaya't hindi katakataka kung ang tao ay mahulog sa katakawan sa mga kayamanan at sa kapangyarihang panlupa lamang. At ang nakakabahala ay ang pakikibahagi sa politika ng mga namumuno sa mga relihiyon sa ating panahon. At ipinasusunod sa kanilang mga miyembro ang kanilang mga utos na parabagang utos ng Diyos. Sa aba nilang mga walang malay na nagsisunod sa mga bulaang mga ngaral. Isaiah 56:11. Sa aba nilang nagsisihanap ng katotohanan at nangahulog sa kasinungalingan. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ang masama ay mabuti. Na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Isaiah 5:20. At dahil dito ay ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. 2 Tesalonica 2:11-12. At palibas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat
Roma 1:28. Isang halimbawa ay ang paggawa, pagluhod at paglilingkod sa mga larawang inanyuan. Deuteronomio 5:9-10, Isaías 42:17, Habacuc 2:18-19, Jeremías 5:1-23, Awit 115:4-7, Isaías 44:13-18. Ang isa pang utos na napakadaling sundin ay ang utos ng Diyos na umilag sa pagkain ng dugo. Bilang isang mabuting Kristiyano, sinusunod mo ba ito? O pilit mong binabaluktot na gumagamit ng baluktot na pangangatwiran? Umpisahan natin ang pagbabawal ng Diyos sa pagkain ng dugo sa lumang tipan. Kay Noe, bawat gumagalaw na nabubuhay, mga hayop, ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay binibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Genesis 9:3-4. Sa mga Israelita, sapagkat tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Sino mang kumain niyan ay ihihiwalay. Levitico 17:14. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay. At huwag kakanin ang buhay na kasama ng laman. Huwag mong kakanin yaon. Iyong ibubuhos sa ibabaw ng lupa na parang tubig. Deuteronomio 12:23-24. At sa mga Hentil, mga bayan sa labas ng Israel, sa panahon ng bagong tipan, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin, mga apostol, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, at sa dugo at sa mga binigti, at sa pakikiapid kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito ay kabubuti ninyo. Gawa 15:28-29. Heto ang malimit na ikinakatwira ng mga nangaligaw. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Marcos 7:15. Ang pananalitang ito ay salita mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit inisip mo ba na mga Hudyo ang kausap niya dito? At kaya niya sinabi ito ay sapagkat pinupuna ng mga Hudyo ang pagkain ng kanyang mga alagad na may maruruming mga kamay. At isa pa, hindi sasabihan ni Kristo ang mga Hudyo na huwag kumain ng dugo sapagkat sumusunod sila sa mga batas ni Moises na binawalang kumain ng dugo. Heto pa ang isang talata na ginagamit nila, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. At walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Unang Timoteo 4:4. Ang tinutukoy dito ay ang mga hayop na ipinagbabawal ng Diyos sa mga Israelita, tulad ng baboy, kamelyo at iba pa. Lahat ng mga iyan ay maaari ng kainin, tulad noong panahon pa ni Noe. Kaya't ang tanging ipinagbabawal na lamang ay ang pagkain ng dugo at anumang pagkain na hinaluan ng dugo. Ang mga Kristiyano noong unang siglo ay binubuo ng mga dating Hudyo na sumusunod sa mga kautusan ni Moises at mga paganong Hentil na nagsisampalataya sa Ebanghelyo. Kaya't ang mga dating Hudyo ay natitisod sa pagkain ng mga Hentil ng karne ng mga hayop na karumal-dumal. Levitico 11:1-23. Kaya't sumulat si Apostol Pablo ng ganito, "Nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili, maliban na doon sa nag-aakala na anumang bagay ay marumi, sa kanya ay marumi ito.
sapagkat kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit, ay hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak sa iyong pagkain iyong pinagkamatayan ni Kristo. Ang dugo ay hindi pagkain, at maliban nga sa dugo, ang lahat ng kinakain ng tao ay maaari ng kainin. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Roma 14:17. Sapagkat ang dugo ay sagradong bagay na ginamit ng tao sa paglilinis sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hebreo 9:22, Levitico 17:11. Mga aral ukol sa pag-aasawa. Sa Kristyanismo ay may mga iglesia na nagbabawal sa kanilang mga kaanib na mag-asawa sa hindi kapananampalataya. Bawal nga ba ito at ano ang kanilang basihan? Ang mga Israelita sa panahon ng Lumang Tipan ay pinagbawalan ng Diyos na huwag makikipagtipan sa mga bansa. At isa sa mga tuntunin ay ang kabawalan sa kanila na mag-asawa sa mga nasa labas ng bayang Israel. Deuteronomio 7:1-4. At sa panahong Kristiyano ay ganito naman ang mababasa. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan? Anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? 2 Corinto 6:14-15. Ang mga talatang nabanggit ay hindi ukol sa pag-aasawa. Ito ay patungkol sa pakikipagkaisa sa mga pagano at sa mga Kristiyano na nangaligaw. Sa mga gawaing panrelihiyon na hindi sinasang-ayunan ng Biblia, tulad halimbawa ng pagpepenitensya, prosesyon sa mga larawang inanyuan, padasal patungkol sa mga patay, at iba pang mga gawain na may paganong pinag-ugatan, pagan origin. Ang mga gawa nila ang ating kapuotan, hindi ang mga tao na nangaligaw. Bagkus sila'y kaawaan at akayin sa tamang pananampalataya, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. At gayon din naman sa pag-aasawa, sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, sa ibang paraan ay ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. 1 Corinto 7:14. Huwag nga tayong maging daan ng pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. Ang isa pang napakamapanganib na doktrina na sinusunod ng mga nag-aangking mga Kristiyano ay ang paniniwala sa purgatorio. Di umano'y isang lugar na kasasadlakan ng mga kaluluwa ng mga patay na kinakailangang linisin para makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Sa papaanong paraan daw sila lilinisin? Sa pamamagitan ng paghahandog ng misa at mga padasal na may katumbas na halaga na ibabayad sa simbahan, o indulgence. May maitutulong pa ba tayo sa mga mahal natin sa buhay na nangamatay? Wala, sapagkat nasusulat, nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Eclesiastes 9:5-6. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Hebreo 9:27. Ang Diyos ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Gawa 17:31, Apokalipsis 20:11-15. Kaya't kapag ang tao ay namatay, siya'y mananatiling tulog at magigising lamang sa araw ng paghuhukom, para hatulan ng Diyos ayon sa kanyang mga gawa, maging matuwid man o masama.
Patunay dito ay ang sulat ni Propeta Daniel. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Daniel 12:2, Isaiah 26:19. Nasaan ngayon ang kinalalagyan ng purgatorio? Wala. Ito'y aral na ginawa lamang ng tao. Basahin ang nakasulat sa 1 Timoteo 6:3-5. Ang doktrina patungkol sa purgatorio ay lubhang mapanganib, sapagkat ang tao ay hindi matututo ng pagsisisi. Ito'y sa dahilan kung abutan sila ng kamatayan sa paggawa ng kasalanan, ay maaari pa rin maligtas sa kaparusahan sa impyerno sa pamamagitan ng pagpapamisa at mga padasal. Ang Diyos ba ay nasusuhulan? Huwag mong ilagay ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng mga tao. Deuteronomio 10:17. Habang taglay mo pa ang iyong lakas at buhay, gumawa ka na ng kabutihan, sapagkat wala nang makakatulong sa iyo sa libingan na iyong paroroonan, at sa pamamagitan ng iyong gawa, ikaw ay hahatulan. Sikapin mo na may ginagawa ka para sa Diyos. Huwag mong ubusin ang mga araw mo sa pagpapasasa sa makamundong pagnanasa ng laman, sapagkat ang kasamaan ay tungo sa kapahamakan, at ang kabanalan ay landas tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nawiwili ang tao sa paggawa ng masama? Sapagkat ang hato laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng tao ay lubos na nangalagak sa paggawa ng kasamaan. Ecclesiastes 8:11. Subalit sa araw ng paghuhukom, lahat ng bagay ay dadalhin sa kahatulan. Ang mga masasama ay mananagot sa kanilang kasamaan, at ang mga mabubuti at mga banal ay sa gantimpalang buhay na walang hanggan. Mateo 25:32-46.